Welcome to Haunt Stories. Hi, good morning everyone. Oras natin 11:36 in the morning. At ako na naman po ang iyong makakapiling ngayong umagang ito hanggang mamayang pananghalian. Siyempre walang iba kundi ang nag-iisang chicks ng radyo, your Cara Baby. Today is 11-11. Napaka ano to, napakagandang numero. Bakit? Kasi maraming sale eh. At saka bukod doon, ito talaga ang aking favorite number ever since. O diba? So, ayun lang, saya-saya lang ng araw ngayon. Hello sa inyong lahat na naubusan na ng ano sa wallet. Nang panggastos kasi walang ginawa kundi mag-add to cart. Ayan, alam nyo na, sinusulit nyo ngayon. Pero ang masasabi ko ay hinay-hinay lang. Pero once in a while, okay lang naman din yung mga ganyang ganap na nag-e-enjoy tayo kahit paano sa pinagtatrabahuhan natin. And ine-enjoy natin yung essence nung may nare-receive tayo. Kahit galing sa sarili natin, di ba? Pinag-shopping natin yung sarili natin. O, di ba? Napapasaya din natin yung mga sarili natin. Basta ang masasabi ko lang ay wag todo-todo. Kasi baka mamaya, di ba, buhos ka ng buhos ngayon, bukas nga. Mahirap mo mga, di ba? Ay nako. Anyways, basta i-enjoy mo, go lang. Basta hinay-hinay lang po tayo, okay? Yun lang naman ang pinakamahalaga sa lahat. But anyways, ayun na nga, I am so back. Tawagan mo na ako ulit. 8721-2429. 8721-2429. Yan po ang ating landline para makapag-chismisan tayo tungkol sa mga maiinit na ganap sa buhay mo, o diba? At 7001-7949. That is Globe. So pwede kang tumawag using your cellphone. Ayan, kung wala kang load, sabihin mo, pakitawagan naman po ako. Please lang, oh. Ayan. Live na rin po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, pag nakita mo to, i-like mo na at i-share mo. Ba't parang mukha akong lumang tao sa live? Nag-iba. May nag-iba sa itsura. Ewan ko na lang kung sinong gumalaw. But anyways, ayun na nga, I am so back. Thursday na ba ngayon? Oo nga, Thursday din ngayon. So it's throwback Thursday din ngayon. Ayan. Kumusta naman po ang lahat na mga nagsa-throwback sa kanilang mga nakaraan? Hello sa inyong lahat. Yung wala nang ginawa kundi mag-reminis ng walang katapusan. Oo. At yung mga dinadala na lang sa panaginip, yung hanggang panaginip. Ay nako, ang sarap matulog kasi every time natutulog ako, nananaginip ako. Tapos, siya yung laman ng panaginip ko. Meron kaming love story doon. Ayan, yung mga ganyan. Hello po sa'yo. Diba? Totoo naman talaga yon. Kung minsan, nananaginip tayo ng mga kung ano-anong bagay. Pero, wala eh. Pagising natin, mas marirealize natin na tama na. Hindi ko na siya dapat isipin pa. Kasi sa panaginip na lang naman niya ako dinadalaw eh. Diba? Sa totoong buhay, hindi naman. Oh, sakit nun! Kaya siguro, kailangan talaga nating mag-move forward na. Diba? Move forward na tayo. Oo, malapit na matapos ang taon. Kailangan nating mag-move forward. Oo. Hello po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Oh, may nag-comment na iba daw ang filter. Oo nga eh. Bakit ibang filter? May gumalaw. Nako talaga naman. Anyways, ayan. Hello po sa inyong lahat. Pakishare naman po ito. Sabi ni Ate Jinky, oh, yung kahit pagod na pagod ako sa work ko, pero nakikita kita, GK, nare-relax ako. Naku, maraming maraming salamat po. Thank you so much. Kaboses mo po talaga si Gandang Cara. El Hermosa, oo. Mapakabait mo. Alam ko na yan yung kaboses ko sa TikTok. Natag na ako dyan, oo. Ay nako, lumang tao ka po niyan. Paano na kami? Sabi ni Josa, hindi kasi luma yung ano, parang feeling ko luma yung kulay. Oo, unti-unti nang binabalik ni Daryl. Sige, push mo yan. Ay nako, tawagin mo na nga ako pangga 8721-2429. Again, 8721-2429. O kaya naman ay 7001-7949. Again, that is Globe. Mag-share ka na na maiinit. As in super init. Para painitin pa natin ang pananghalian. Oo. Ito, basahin na nga natin ang ating first
First message this morning. Ang aga-aga ha. Tanghali na pala kasi mag-aalas 12 na. Oo. Bakit daw nga pala ako naka-ano, nakapang corporate attire? Eh kasi ano, surprise na lang, hindi. May ano kami, may lakad kami mamaya na ano, na kinakailangan magsuot ng ganito. So kailangan ano, kunyari ano tayo, formal-formal lang. Diba? O siya, ito basahin na natin. Ang message sa atin ni Lucky. Oh, how lucky you are. Sabi niya, "Hi DJ Kara, good morning po sa'yo at sa lahat ng mga listeners mo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Lucky. Ewan ko nga ba kung lucky nga ba talaga ako or hindi. Ganito po kasi yon, Ate Kara. Meron po akong ka-fling. Mm-hmm. Ka-fling ko po siya for almost 3 months. Baliktad nga po eh, kasi ako gusto ko na magkaroon kami ng relasyon. Kaya lang siya parang hindi pa ready. So hinahayaan ko na lang po, since parang nanliligaw din naman ako sa kanya. Naghihintay lang po ako ng tamang panahon na maging kami talagang dalawa. Pero may nangyari pong insidente na hindi ko talaga makalimutan. Nag-inuman po kami and in short, nagkalasingan po kaming dalawa. Eto na. And then, wild po niyang malasing. Ako po, lasing na rin po pero kaya ko namang kontrolin ang aking sarili. Hanggang sa bigla na lang po niya akong hinalikan sa leeg. Sabi ko, wag. Feeling ko nga po ako pa yung girl kasi sobrang pagkagusto ko sa kanya at respeto ko sa kanya. Ayoko sanang may mangyari sa aming dalawa hanggat hindi pa naman kami. Hinalikan po niya ako sa leeg, sa dibdib, sa pusod, hanggang sa sumigaw na po ako. At sinabi niya sa akin, "Bakla ka ba? Bakit ayaw mong may mangyari?" Hanggang sa nag-walk out na po siya. Ate Kara, mula noon, hindi na po niya ako kinausap. Kahit anong tawag at kahit anong punta ko sa bahay nila, hindi siya available. Ngayon po nalulungkot ako kasi sayang naman yung mga time na pinagsaluhan namin together. Pero parang ayaw na po talaga niya. Ipipilit ko pa rin po ba ang sarili ko? Or move on na ako? It's been 1 week na rin po na hindi niya ako kinakausap. Salamat ng marami, Ate Kara. Ay, nako, Lucky. Napaka-lucky mo nga. Pero tama ka, hindi ka nga sure kung lucky ka o hindi. Kasi lucky ka sa part na hinahabol-habol ka, in fairness. Ikaw ang kamuntika ng maano, machok-chok chenes at mabumbong taratara dyan. Diba? Pero hindi ka lucky sa part na after nun ay iniwasan ka na. Diba? At hindi ka na kinakausap. Very sad. Diba? Pero 1 week na rin at kung feeling mo naman ay ginawa mo na lahat ng effort, di ba? Eh ano pang gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng pilitin ang mga tao sa paligid natin na gustuhin din tayo, di ba? At kausapin din tayo, lalo na kung hindi naman nila feel at hindi ka bet. Mahirap talaga yung ganyan. Pero feeling ko, baka na-offend si Ate Girl. Kasi syempre, alam naman sa panahon natin ngayon, kapag girl ang kumilos tapos nahindian sila, masakit yun. Diba? Sobrang sakit nun. Kaya naman siguro, yun ang kanyang dinadamdam. Just give her time. And then, kapag medyo nakapag-isip-isip na siya, try mo ulit na kontakin siya or puntahan siya. Mas maganda siguro pag personal. And then, ipaliwanag mo sa kanya. Diba? Ipaliwanag mo sa kanya na hindi naman sa gusto mo siyang i-reject. It's just that, wow, ganun. It's just that, ano,
gusto mo lang siyang protektahan kasi sobra mo siyang nire-respeto. And totoo yan ha, kapag sobrang nire-respeto natin ng isang tao, takot na takot tayong gumawa ng mga bagay na pwedeng ikagalit niya, ikainis niya, diba? So ikaw, sa sobrang respeto mo sa kanya, ayaw mo naggalawin siya kung ano man, diba? Ayaw mong may mangyari sa inyong dalawa. Yun ang i-explain mo sa kanya. Baka napahiyalan talaga yon. Alam mo na, diba? Sa panahon ngayon eh, ang hirap nung ganun pag sa babae. Talagang mapapahiya ka. Pero sabi dito oh, sa mga comments oh, baliktad na po talaga ang mundo. Mm-mm. So ayun na nga ang masasabi ko, kung ayaw na talaga niya, wag mo ipilit. Pero ang masasabi ko ay mag-sorry ka pa rin sa kanya. Sorry, I didn't mean to harm you, I didn't mean to offend you. Sana kahit paano, wala kang ano sa akin, hard feelings. Kasi importante yun na wala tayong kaaway sa mundo, diba? At wala tayong yung kasamaan ng loob, diba? So, ayun lang. Pero, yun na talaga eh. Kailangan mo na mag-move forward kung talagang ayaw sa'yo eh, diba? Wala tayong magagawa. Iwas ng iwas sa'yo. Anong gagawin natin, diba? Pero nakakaloka, no, Lucky? Iba din. May paghalik sa pusod. Hindi ko kinakaya. Akala ko yung kwento mo kanina, pataas yung paghalik eh, diba? Hanggang sa lips. Yun pala, pababa ang paghalik. Nagagawa nga naman talaga ng alak, no? Ibang level. Pero totoo yan, no? Kaya mag-ingat-ingat tayo sa pag-inom natin, ha? Kasi minsan nag-iibang anyo talaga tayo, eh. Naniniwala ba kayo doon? O comment down. Na kapag nakakainom ay may mga taong nag-iibang anyo. Depende kasi yan. May mga taong kayang dalhin yung alak sa katawan nila. Pero meron din naman mga taong hindi makontrol yung mga ginagawa nila. So, nakakalason kasi yan talaga, di ba? Iba talaga ang nadadala ng alcohol. So, wag sobra-sobra. Kung iinom man tayo, yung kaya natin. Ganun. But anyways, Lucky, you have to move forward. Kasi marami pang babae dyan. Don't you worry, baby. Di ba? Marami ka pang makikilala. Dahil ang dami-daming tao sa mundo, billion-billion. Okay? Hi, nako! Mga pangga, tawagan mo na ako 8721-2429 o kaya naman ay 7001-7949. Magbabalik ako mamaya dahil live na live pa rin po tayo mamaya. Dito lang syempre sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo... Energy!